Earthquake drills dapat seryosohin ang publiko ayon sa Defense Chief. Ang detalye mula kay Kapatid Bernard Filler. Kapatid Bernard. Nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa publiko na seryosohin ang mga isinasagawang earthquake drill sa bansa. Ikusunod ng malakas sa pag-inig na nangyari sa Mindanao, kabilang ang magnitude 7.4 na lindol sinatuan sa Rizal del Sur nitong Sabado ng gabi. Ayon kay Teodoro, isang bundis ang naiulat na nasawi at may mga pamilya rin na naapekto ng malakas na lindol. At ang patuloy na inaalam ng NDRRMC, ang mga sinasabing nasaktan sa pag-inig. Nauna nang ipinag-utos si Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel de Pomoceno sa kanilang opisyal na palakasin ang earthquake preparedness measures. Para sa Diyos at sa Pilipinos kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Servisyo. Samantala, COMELEC nanindigan sa resolusyon na nagdidiskwalipika sa Smartmatic. Ang detalye mula kay Kapartner Creslin Katarong. Kapartner Creslin. Nanindigan ang Commission on Elections sa inilabas nilang resolusyon na nagdidiskwalipika sa Smartmatic sa anumang bidding patungkol sa 2025 Automated Election System o AES. Humarap sa isang pulong balitaan sina COMELEC Chairman George Garcia kasama ang apat na commissioners nito na pumabor sa diskwalipikasyon. Giit ni Garcia, kailangan nilang patunayan sa mga botante na mapagkakatiwalaan ang eleksyon at may kredibilidad ang mga opisyal nito. Crucial anya ang kaso na ito dahil electoral process ang nakasalalay dito. We disqualified Smartmatic because we wanted to preserve the integrity of the electoral process. And the COMELEC cannot close our eyes, its eyes, to the reality that there are several issues pertaining to the integrity and credibility of the very of this company. And therefore, kung pababayaan po namin yan, mas makikwestiyon po kasi yung integrity ng buong proseso. The COMELEC cannot take that risk. Election is likewise a matter of perception. Nilinaw naman ng COMELEC na wala itong magiging epekto sa gagawing bidding para sa bagong automated election system. Dahil sa pagkakadiskwalipika sa Smartmatic, may dalawang kumpanya na lang ang natitira na nagpahayag ng interes sa pagsali sa bidding, pero umaasa ang COMELEC na madaragdagan pa ito. Dire-diretso po yung procurement, yung bidding natin. Again, ang deadline po ng submission ng bid docs ay December 12. In fact, yung December 12 na rin po, ini-invite natin ang lahat. Yung mga gustong mag-observe, yung gusto lahat na mag-participate, yung gusto lahat na mag-offer ng kanilang bid. December 12 po ang submission, December 12 din po ang opening nung bid, yung mga documents na yan. And therefore, malalaman natin more or less kung ano yung mga sa offer at the same time kung ano yung, kung sino-sino yung gusto mag-participate sa procurement ng COMELEC sa hardware at saka sa software. Samantala, itinanggi ng COMELEC na unfair ang kanilang desisyon na i-disqualipika ang Smartmatic. Sabi ng Korte Suprema, so long as due process was observed by an agency body or a part of the government, then in that case, there is no grave abuse of discretion. Tiniyak naman ng poll body na handa silang iakyat ang usapin sa Korte Suprema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Katarong, SMNI News. At dagdag pang balita, usapin nukol sa ICC, pwedeng matalakay ngayong Linggo ng DOJ at Malacanang. Ang detalye mula kay Kapatid June Samson. Kapatid June. Mag-usap muli ngayong linggong ito sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Justice Secretary Crispin Remulla para talakayin muli ang usapin sa ICC o International Criminal Court. Gayon man ay nilinaw ni DOJ spokesperson at Assistant Secretary Mico Clavano na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang anumang pahayag na inilabas ang dalawang opisyal. Aminado si Clavano na marami nang napag-usapan sina Marcos at Remulla dati sa issue ng ICC pero kapwa hindi pa ito naglabas ang pahayag. Kasabay naman ito ay ilang mga mambabatas ang nagsulong na dapat nang makipag-ugnayan at makipagtulungan muli ang ating bansa sa ICC na nag-iimbestiga sa drug war campaign ng nagdaang Duterte administration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita at Servisyo. Dagdag pang balita, pag-ako ng ISIS sa pagsabog sa isang universidad sa Marawi City, bineberipika ng AFP ang detalye sa pagbabalik ni kapartner Bernard Filler. Kapartner Bernard.
Patuloy ang ginagawang beripikasyon ng Armed Forces of the Philippines sa ulat na inako ng ISIS ang pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi City. Itong hinayag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad sa gitna ng investigasyon ng otoridad sa insidente. Ayon kay Trinidad, nakipag-ugnayan ang AFP sa Philippine National Police upang matukoy ang bomb signature na ginamit sa pagpapasabog. Maliban sa ISIS, tinitingnan din ang posibleng pagkakasangkot ng Dawla Islamiyah Maute Group sa insidente matapos mapatay ang kanilang leader sa operasyon ng militar. Sa ngayon, naka-heightened alert ang AFP upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at upang mapigilan na maulit ang insidente. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kong mahal, Bernard Ferrer, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. At kaugnay pa rin sa balitang yan, BP Sara, kinundina pag-bomba. Pagbobomba ng MSU sa Marawi City. Ang detalye mula kay Kamar Jason Rubico. Kamar Jason. Mahal ko mga kababayan. Ipinabot ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng Linggo. Kasabay nito ay kanyang ipinahayag ang pagkondena sa nasabing pangyayari. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondena sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan, sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Dagdag pa ni Vice President Duterte na ang nasabing pambobomba ay isang gawaing mapangahas at karuwagan. Nanawagan naman ang pangalawang pangulo sa taong bayan na maging maingat at mapagmatyag kasunod ng nasabing pangyayari. Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanawan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng imbestigasyon ang mga otoridad. Gayunpaman, kailangan rin nating maging maingat at maging mapagmatyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod pang atake sa mga sibilyan. Inalala naman ni Vice President Duterte ang nangyaring pambobomba noong 2016 sa Rojas Night Market ng Davao City kung saan ilang sibilyan din ang nasawi. Kaya aniya, alam niya ang takot at sakit na dala ng karumaldumal na gawain ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. At dagdag pa rin kaugnay sa balitang yan, mga senador, kinundina ang pambobomba sa loob ng MSU campus sa Marawi City. Ang detalye mula kay Kamar Troy Gomez. Kamar Troy. Nagkaisa mga senador na kundinahin ang nangyaring pambobomba sa Marawi, Ilano del Sur, kung saan apat ang naitalang patay. Ikinagagalit ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagsabog at bugurok sa Demaporo Gymnasium sa pangunahing campus ng Mindanao State University noong Linggo. Ang pagsabog may kinasugat ng maraming individual ay nangyari habang sila ay dumadalo sa isang visa ng Katoliko. Sa ngayon, hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang motibo o ang uri ng pampasabog na ginamit. Nagbabala naman si Senator J.B. Ejercito sa mga atake tulad na nangyari sa Marawi ay maaaring magdulot ng panganib sa mismong haligi ng ating komunidad kung hindi ito mapigilan. Ikinababahala naman ni Senadora Agni Marcos ang posibilidad na muli mangyari ang isang Marawi siege. Pinakikilos naman ni Senator Bong Revilla ang mga otoridad sa pagpuni ng mga suspect at ibalik ang kaayusan sa Marawi na kasalukuyan pa rin bumabang. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Troy Gomez ang ulat, kapartner mo sa balita. Kaugnay pa rin sa balitang yan, PBBM, tiniyak ang ustisya ukol sa insidente ng pambobomba sa Marawi City. Ang detalye mula kay Kamara Kreslin, Katarong Kamara Kreslin. Tinuligsa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambobomba sa Mindanao State University o MSU at mga komunidad ng Marawi noong Linggo na ikinamatay ng apat na individual at ikinasugat ng marami. Sa inilabas na statement, sinisi ni Pangulong Marcos ang mga dayuhang terorista sa likod ng bombing attack. Aniya, ang mga ekstremista na gumagamit ng karahasan laban sa mga inosente ay palaging ituturing o itinuturing ng mga kaaway ng lipunan.
Tiniyak naman ni Marcos sa publiko na dalhin sa hustisya ang mga may kagagawa ng naturang atake ng pambobomba. Siniguro rin ng Pangulo sa mga residente ng Marawi City na pinaiigting na ang seguridad sa buong campus ng universidad at mga kalapit na lugar. Ani PBBM, inutusan na niya ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines na tiyakin ang proteksyon at kaligtasan ng mga sibilyan at ang seguridad ng mga apektado at mahihinang komunidad. Nagpadala na rin ng mga karagdagang tauhan para sa seguridad sa lugar. Ipinaabot naman ng Pangulo ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga biktima maging sa mga komunidad na naging target nitong pinakabagong pag-atake sa kapayapaan. Inilahad ng punong ehekutibo na nakikipagtulungan na ngayon ang gobyerno sa regional government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at sa mga kinaukulang local government units para sa kanilang mabilis na pagtugon sa tinawag niyang latest assault on peace. Samantala, nanawagan ng Pangulo sa publiko na manatiling kalmado at maging maingat upang matiyak na ang naturang horrific events ay hindi na madaragdagan pa ng inaccurate, unvetted at unofficial information. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News. Samantala, nagpositibo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa COVID-19. Ayaw na kanyang doktor na isailalim siya sa isolation sa limang araw. Sa kabila nito, itutuloy pa rin ito ang mga nakatakdang pagpupulong via teleconference. Bukod pa rito, patuloy din na maglalabas ito ng update sa kanyang kalusugan. Inikaya ni Pangulong Marcos ang lahat na mag-ingat kayong Kapaskuhan kasama ng pagbabakuna o voluntaryong gumamit ng mga mask kung papasok sa matataong lugar. At para sa huling detalye ng ating balitang National BP, Sara, pinagpapaliwanag ng Korte Suprema hinggil sa confidential funds. Ang detalye mula kay Kamar Jun Samson. Kamar Jun. Nilatasan ng Supreme Court si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio na magpaliwanag kaugnay sa petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng kanyang 125 million pesos na confidential at intelligence fund. Sa en-bank sesyon ng Korte Suprema, nagpalabas ng notice ito noon pang November 14. Pero ngayon lang ito isinapubliko at inutusan ng pangalawang pangulo na sagutin ang nasabing petisyon. Binigyan lamang ng 10 araw ang vice-presidente para sagutin ang petisyon na inihain ng grupo ng dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Kasama ni Carpio sa mga petitioners, sinatating Finance Undersecretary Cielo Magno, dating Vice President Spokesman Attorney Barry Gutierrez at apat na iba pa. Nakasaad sa petisyon na nais nilang magkaroon ng malinaw na definisyon sa confidential at intelligence fund dahil wala daw batas ang nag-uobliga para sa audit nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kaparter mo sa Balita Service.